Yes, good morning. Magandang-magandang umaga, Pilipinas. Okay. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Na nakatutok po sa ating palatuntunang Isyu Balita. Siyempre, dito lamang po yan sa ating himpilan ng J101.5 FM. Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Yes, ngayon po ay araw na naman ng Sabado, mga ka-isyo, ha? Yung mga nakakalimot sa pitsa natin. Ngayon po ay October 22 na, ha? October 22, 2022, ha? Okay, so mga ka-isyo, ngayon po yung araw na naman na magsasama-sama tayo. Ngayon po ay araw ng Sabado. Siyempre, ito na naman po ang inyong lingkod. Makakasama nyo sa loob ng isang oras sa ating palatuntunang Isyu Balita, Dante Abrera. At siyempre, ngayong araw na ito, mga ka-isyo, marami na naman po tayong tatalakayin. Pero bago yan, binabati po natin ng isang magandang umaga. Sa ngayon po ay patuloy pong nakatutok na naman sa atin. Binabati po natin yung pong may-ari ng Danjo's Bakery diyan po sa Caloocan. Walang iba kundi si Mr. J101.5. At syempre, ang kanya pong partner, walang iba kundi si Miss Annabel Balasbas. Good morning! Good morning po sa mga taga Caloocan City. O, dyan naman sa Laguna. Ha? Dyan sa Nagkarlan, Laguna. Binabati rin po natin ang ating mga kaibigan dyan at mga utol. Ha? Utol po natin sa Haring Bakal. Ha? Sa pamumuno po ni Utol Jake. Good morning sa inyo lahat dyan. At siyempre, hindi rin natin nakakalimutan, ano? Ang ating pong mga kaibigan dyan po sa Halahala Rizal, ano? Sa Bagumbong, Halahala Rizal. O, yung pong mga kaibigan natin dyan, ha? Sila Ate Ellen, ha? Good morning. At siyempre, ang kanyang mga kapatid at mga kaibigan, ha? Okay. Mamaya ng konti, isa-isahin po natin yan, no? Ate Ellen, paki-text mo na lang o paki-chat mo na lang sa akin, ha? Kung sino-sino yung ating mga babatiin, ano? Pwede po kayo magbigay ng reaksyon at kuminto dito po sa ating palatuntunan, mga ka-isyo. Baka meron po kayong mga babatiin, baka meron po kayong mga panawagan, ha? Na nais pong iparating sa inyong mga mahal sa buhay, ano? Okay. So isang oras po tayo magsasama-sama. At syempre, ito po ang inyong lingkod, Dante Abrera. At kasama po natin ang ating mga masisipag na mga field reporters, mga Isyu Balita patrollers, na patuloy pong kumakalap ng mga balita para maihatid sa atin. No? At dyan nga po pala, oh, dyan nga pala sa mga taga Bay Laguna, good morning. Kaya Barangay Councilor Konsi, ha? Manalo. Walang iba kundi si Konsi Corne Manalo. Ayan. Okay, masipag po yan. At syempre, ang ating kumpadre, si paring Alex Perez, ha? Ang barangay chairman po ng barangay Puypoy dyan po sa Bay Laguna. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat dyan, ha? At syempre,
Hindi rin po natin pwedeng kalimutan ang ating mga kasama dyan po sa 2ID Prescore. At sa siyempre, sa pamumuno naman po ng ating presidente dyan sa 2ID Prescore. Walang iba kundi si Miss Pau de la Cruz. Yan. Good morning! At siyempre, doon po sa ating mga kasamahan dyan po sa Port RCDG. Ha? Sa pamumuno naman po ng isa ring makisig at masipag na group commander, walang iba kundi si Colonel Romel Anoyo. Ayan. Good morning po. Good morning, sir. Napakaraming activities dyan, ano? Marami po mga activities at sinasagawa dyan po sa Port RCDG, ano? At siyempre, ang ating pong unit, ano? Ang 1701st. Good morning po, good morning! O siyempre, sa pamumuno po ng Brigade Commander, walang iba kundi si Sir Nestor Pedro. Yan, yung ating pong Brigade Commander ng 1701st. Good morning, sir! Mabuhay kayo! Ingat po palagi. Okay. So mga kaisyo, marami po tayong tatalakayan ngayong araw na ito. Isa na po rito yung pong yung second middleman daw po sa lapid okay, yung pong pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid ay bantay sarado po ng BJNP. Mamaya po, tatalakayin natin yan. At ihatid po natin ang kumpletong detalye ng balitang yan. At isa pa po rito ay yung pong halos kalahati ng mga Pinoy ay mahihirap ayon po sa SWS. O gobyerno, pinagdidesisyon kung ipapasara ang mga pugos. Yung pugo, mga kaisyo. Hindi pugo, ha? Hindi pugo. 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 Ayan. Kasi alam nyo, ito po yung talagang marami pong mga kontrobersyal na isyo, ha? Kaugnay po dito sa pugo. Ha? Sa pugo. Kaya yan. Mamaya ng konti ang detalye, ihatid po natin sa inyo, ha? At yung pong 583 milyong agrikultura na sinalanta ni Maymay. Pinagtulungan, ano? Pinagtulungan po ni Maymay at Nining para salantain ang mga pananim at agrikultura na may halagang 583 million. Malaking bagay po yan para sa ating mga kababayang magsasaka, sa ating mga ka-issue, ano? Pero hindi daw po nagpapabaya ang DA, no? Kahit pa paano, marami naman daw pong, kumbaga, may pundo naman pong pang-ayuda, no? At pang-suporta doon po sa mga magsasaka na nasalanta po ni ito pong ano nagtulong si Maymay at Nining. Yan. Okay. So mga kaisyo, marami po tayong mga ihahatid na mga balita at mga impormasyon sa ating pagbabalik. Makalipas lamang po ang ilang paalala. That's when those blue heartaches start calling. You'll be doing.
Abreras Chibugan. Abreras Chibugan Catering Services. Masarap ang pagkain at katakam-takam. Affordable at abot kaya ang halaga. Meron silang anumang klase ng putahe at dessert. Magandang serbisyo. Pwedeng mag-request anumang nais mong putahe. Sila ay nagkikater sa anumang okasyon tulad ng binyagan, kasalan, ibo, birthdays, at iba pang mga okasyon. Pwede rin silang mag-package dahil kompleto sila sa mga tables, chairs, clown, balloons, at iba pa. Para sa reservation, please call at cellphone number 0920-844-7696 at hanapin lamang si Miss Minda Abrera. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Batong Malaki, Dos Baños, Laguna. Kaya tandaan, anumang klase ng okasyon, sagot ng Abrera's Chibugan Catering Services siya. Abrera's Chibugan Catering Services. Nais nyo bang magpaganda ng inyong mga tahanan? At maging fresh air ang inyong kapaligiran? Narito po ang solusyon. Ang Abrera's Garden ay tumatanggap ng landscaping. Anumang uri ng nais nyong design, sila ay nagsusupply ng anumang klase ng mga ornamental plants at mga ground cover tulad ng crabgrass, carabao grass at iba pa. Meron din silang iba't ibang uri ng mga fruit bearings. Gumagawa din sila ng maraming grotto design, waterfalls with fish pond, at marami pang iba. Tumatanggap din sila ng garden maintenance. Kaya tandaan, Abrera's Garden para sa pagpapaganda ng inyong kapaligiran at kaibigan ng kalikasan. Ang kanilang showroom ay matatagpuan sa Barangay Poypoy, Bay, Laguna. At pwede kayong tumawag sa kanilang cellphone number 0919-605-0879. Abrera's Garden, Landscaping and Garden Maintenance, sagot sa pagpapaganda ng inyong tahanan at kaibigan ng kalikasan. Nagbabalik ang Batikang Broadcaster at KBP Member Dante Abrera sa kanyang mga napapanong isyu at mga may init na balita. Isyu Balita, Lita, Lita, Lita. Okay mga ka-isyo, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang isyu balita. At syempre, dito lamang po yan sa ating himpilan ng J101.5 FM Big Radio. Ang himpilang may malasakit sa bayan. Mga ka-isyo, isa pong pinag-uusapan ngayon kung mga maiinit na pinag-uusapan ngayon. Ito pong mga balita na katulad po nito. Yung second middleman daw po sa Percy Lapid Slay, bantay sarado ng BGMP. Ito po yung second middleman. No? Kinumpirma po ng Bureau of Jail Management Kinology. O ito po yung BJMP na nasa kustodiya nila ang isa. Yung pong isa pang middleman sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Bantay sarado. Bantay sarado daw po nila. Ayon po kay BJMP Chief Director Alan Iral, naka-isolate na sa isang jail facility sa Metro Manila ang middleman na may drug charges para na rin po sa seguridad nito.
tiniyak po ni Iral na makikipagtulungan sila sa investigasyon ng PNP o Philippine National Police at sisiguraduhin na ligtas ang ito pong sinasabing panibagong middleman. Una na pong sinabi ni Southern Police District Director Brigadier General Kirby John Crapp na si Christopher Bakuto o Jerry Sandoval ay nasa BJMP. Tulad din po ni Bakuto, si Crisanto Villamor ang middleman na kumuntak kay Escorial upang patayin si Lapid noong pong October 3 sa Las Piñas. Kasama po ni Escorial ang magkapatid na Edmond at Israel di Makulangan at isang nagngangalang Orly. Dito ay nagkasundo sila na kung sino ang matapat kay Lapid ay ito ang titira o bibira o yun po yung babaril sa pagkakataong iyon ay si Escorial po ang natapat kay Lapid. Samantala, inatasan po ni Interior and Local Government Secretary Benjamin Binhor Abalos Jr. ang PNP sa pag-secure kay Escorial. Gandin sa BJMP kay Bakuto, mga ka-isyo. Ayon kay Abalos, ang pagkamatay ni Villamor ay indikasyon na may dapat pang tutukan at busisiin ng PNP ang mga ebidensya upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Lapid at matukoy kung sino ang mastermind. Hindi rin po maitago ni Abalos ang kanyang galit at panghinayang nang malamang namatay ang middleman na si Villamor. Anya, may ginawang autopsy kay Villamor kaya sakaling may foul play, ito pong foul play na nangyari, kung sakali ay kailangang may managot noong pong October 18 nang sumuko at umamin si Escorial ng pagpatay kay Lapid. Subalit makalipas po ang ilang oras ay namatay umano si Villamor sa loob po mismo ng New Bilibid Prison. Ang misteryong pagkamatay po, mga ka-isyo, ni Villamor ang naging basihan ni Justice Secretary Crispin Remolla upang patawan ng suspensyon si Bureau of Corrections o BUCOR Head Director General Gerald Kitalig Bantag. Yan po ang yan po yung desisyon ni Remolla. Bigyan po ng suspension si Bureau of Corrections, BUCOR Head Director General Gerald Kitalig Bantag. Mga ka-isyo, mas marami pa pong impormasyon at mga balita sa ating pagbabalik. Kalipas lamang po, ilan pa ang paalal. Maganda ng inyong mga tahanan at maging fresh air ang inyong kapaligiran.
narito po ang solusyon. Ang ABRERA's Garden ay tumatanggap ng landscaping. Anumang uri ng nais nyong design, sila ay nagsusupply ng anumang klase ng mga ornamental plants at mga ground cover tulad ng crabgrass, carabao grass at iba pa. Meron din silang iba't ibang uri ng mga fruit bearings. Gumagawa din sila ng maraming grotto design, waterfalls with fish pond at marami pang iba. Tumatanggap din sila ng garden maintenance. Kaya tandaan, ABRERA's Garden para sa pagpapaganda ng inyong kapaligiran at kaibigan ng kalikasan. Ang kanilang showroom ay matatagpuan sa Barangay Poypoy, Bay, Laguna. At pwede kayong tumawag sa kanilang cellphone number 0919-605-0879. ABRERA's Garden, Landscaping and Garden Maintenance, sagot sa pagpapaganda ng inyong tahanan at kaibigan ng kalikasan. ABRERA's Tribugan Catering Services. Masarap ang pagkain at katakam-takam, affordable at abot kaya ang halaga. Meron silang anumang klase ng putahe at dessert. Magandang serbisyo, pwedeng mag-request anumang nais mong putahe. Sila ay nagkikater sa anumang okasyon tulad ng binyagan, kasalan, ibo, birthdays at iba pang mga okasyon. Pwede rin silang mag-package. Dahil kompleto sila sa mga tables, chairs, clown, balloons at iba pa. Para sa reservation, please call at cellphone number 0920-844-7696 at hanapin lamang si Miss Minda ABRERA. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Batong Malaki, Dos Baños, Laguna. Kaya tandaan, anumang klase ng okasyon, sagot ng ABRERA's Tribugan Catering Services niya. ABRERA's Tribugan Catering Services. Nagbabalik ang Batikang Broadcaster at KBP Member Dante ABRERA sa kanyang mga napapanong isyu at mga may init na balita. Isyu Balita, Lita, 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 Lita. Yes, mga ka-isyu, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang isyu balita. At syempre, dito lamang po yan sa ating himpilan ng J101.5 FM Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Samantala mga ka-isyu, halos kalahati o may 49% ng pamilyang Pilipino ang nagsasabing sila ay mahihirap o mahirap batay po sa social weather stations. Ito po yung SWS survey. Ito ay may bahagyang pagtaas mula po sa 48% ng pamilyang Pinoy na nagsabi na kamakailan lang na mahirap sila. Ayon po sa SWS, ay tumaas po ng isang puntos ang nagsabi na sila ay mahirap sa Metro Manila, Visayas, at Mindanao, maliban po sa Luzon. Sa survey po ng SWS, may 29% na pamilya ang nagsabing sila ay nasa borderline. At 21% naman po mga ka-isyo ang nagsabing hindi sila mahirap. May nagsabi naman po, ito naman yung 12.6 million na mga Pinoy, yung mga kababayan po natin, ang nagsabi po na ito po yung self-rated for families noong pong October 2022. At 12.2 million noong June 2022.
ito po yung nakaraang buwan lang. June, July, August, September, October, November. Sunod na po yan. Kaya hindi natin alam, malikot po ang survey na sinasagawa ng SWS. Samantala, sa survey ay nagtala po ng 34% ng pamilyang Pinoy na nagsasabing sila ay naghihirap sa pagkain. Meron naman pong 38% ay nasa borderline. At nandyan din po yung 28% naman ay hindi salat sa pagkain. Ayun. Okay naman. Kahit papano, ito yata yung kahit papano, ito yung sagana. Hindi nagugutom. Sa survey po na ito, ang bilang ng self-rated food poor families ay 8.7 million nitong October 2022. Ayon po sa SWS, tumaas po ang mga naghihirap sa pagkain sa lahat ng lugar sa bansa, maliban po lamang sa Balanced Luzon. Ang survey po ay ginawa noong September 29 hanggang October 2, 2022. O ngayong taon niyan, mga ka-isyo, ha? Mula po noong September 29 hanggang October 2, ngayong buwang ito. Ito ang unang SWS survey sa ilalim po ng Administrasyong Marcos. Gamit dito ang face-to-face na interview na ginawa po sa 1,500 adults nationwide na ito po yung kapapalooban ng 300 bawat isa sa Metro Manila. Kasama rin po dyan ang Visayas at Mindanao. At 600 naman po balance po Luzon. Yan po ang ulat ng SWS. Ito po yung Social Weather Station. Okay, mga ka-isyo. Kami po ay magbabalik. Makalipas lamang po ang ilan pang paalala. Kaya ang halaga, meron silang anumang klase ng putahe at dessert. Magandang serbisyo, pwedeng mag-request anumang nais mong putahe. Sila ay nagkikater sa anumang okasyo tulad ng binyagan, kasalan, bigo, birthdays, at iba pang mga okasyo. Pwede rin silang mag-package
dahil kompleto sila sa mga tables, chairs, clown, balloons at iba pa. Para sa reservation, please call at cellphone number 0920-844-7696 at hanapin lamang si Miss Minda Abrera. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Batong Malaki, Dos Baños, Laguna. Kaya tandaan, anumang klase ng okasyon, sagot ng Abrera's Tibugan Catering Services niya. ABRERA'S TIBUGAN CATERING SERVICES. Nais nyo bang magpaganda ng inyong mga tahanan? At maging fresh air ang inyong kapaligiran? Narito po ang solusyon. Ang ABRERA'S Garden ay tumatanggap ng landscaping. Anumang uri ng nais nyong design, sila ay nagsusupply ng anumang klase ng mga ornamental plants at mga ground cover tulad ng crabgrass, carabao grass at iba pa. Meron din silang iba't ibang uri ng mga fruit bearings. Gumagawa din sila ng maraming grotto design, waterfalls with fish pond at marami pang iba. Tumatanggap din sila ng garden maintenance. Kaya tandaan, ABRERA'S Garden para sa pagpapaganda ng inyong kapaligiran at kaibigan ng kalikasan. Ang kanilang showroom ay matatagpuan sa Barangay Poypoy, Bay, Laguna. At pwede kayong tumawag sa kanilang cellphone number 0919-605-0879. ABRERA'S Garden, Landscaping and Garden Maintenance, sagot sa pagpapaganda ng inyong tahanan at kaibigan ng kalikasan. Nagbabalik ang Batikang Broadcaster at KBP Member Dante Abrera sa kanyang mga napapanong isyu at mga may init na balita. Isyu Balita, Lita, 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 Lita. Okay, mga ka-isyu, tayo po yung nagbabalik sa ating palatuntunang Isyu Balita. At syempre, dito pa rin po yan sa ating himpilan ng J101.5 FM Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Isa pa pong isyo na pinag-uusapan ngayon, mga ka-isyo, dapat na daw pong desisyonan ng ating gobyerno o ng ating pamahalaan kung ireregulisa o tutuluyan ng i-shutdown ang Philippine offshore gaming operators. O ito po yung tinatawag na pugo sa bansa. Ito ang inihayag ni 4th District Rizal Representative Fidel Nograles, chairman po ng House Committee on Labor and Employment, sa gitna po na rin ng magkakasalungat na opinyon ng iba't ibang sektor sa mga pugos sa pagdinig ng komite ni Nograles. Isiniwalat po ng Department of Finance o DOF na aabutin o aabot po sa 64.61 na bilyon ang mawawala sa kaban ng bayan kung ipatitigil ang operasyon ng pugos o ng pugo. Ang nasabing industriya ay ayon po sa DOF ay nakakapagbigay ng kontribusyon na 0.3% sa gross domestic product. Inihayag naman po ng National Economic and Development Authority o NIDA na ang industriya ng pugo ay inaasahang makakalikha ng tinatayang 20,000 karagdagang mga trabaho, kung saan po ay sa kasalukuyan ay nasa 16,776 o 16,700
136 na Pilipino ang nagtatrabaho sa nasabing pugo. Mula po nung Enero hanggang Hunyo nitong taon, nitong 2022. Sa kabila nito, ang mga pugo sa ito po yung ano ha, yung pong mga pugo na iniuugnay naman po sa kidnapping. Marami po kasing kinasasangkutan. Kidnapping, murder, human trafficking, at yung pong prostitusyon na sumisira po sa turismo ng Pilipinas. O ibig sabihin, may kawalan, pero kung sakali, kung ito po ang sumisira sa turismo ng Pilipinas, may kabawasan din po sa kita naman sa turismo. Ano? Kung yun po ang pagbabasihan. Samantalang ang mga non-remittance ng illegal na pugo ay iniuugnay naman sa mga pinansyal na krimen kung saan po ay iniulat ng Anti-Money Laundering Council na nasa 14 billion po sa kabuuang 54 billion ng mga transaksyon sa pugo mula po noong 2017 hanggang 2019 po yan. Yan po ay nasa 26% ang mga kahinahinalang mga transaksyon. Okay, samantalang ito naman po tayo kay bagyong Maymay at Nining naman tayo. Umabot po, umabot na po sa 583.45 million po, 583.45 million halaga ng agrikultura ang nasira dahil po sa mga bagyong Maymay at Nining. Tulungan, ano? Nagtulong po si Maymay at si Nining. Ayon po sa Department of Agriculture o DA, nasa 21,324 na mga magsasaka at mangingisda sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at Cagayan Valley ang naapektuhan ng bagyo. Nasa 36,000 naman 872 ang metrikong tunilada ang production loss, habang nasa 21,986 naman pong hektarya ang sakahang nasira. Kabilang po sa mga nasalanta ng bagyo ang mga pananim na palay, mais, haikol, crop, yun po yung livestock at yung pong mga poultry. Kasama na rin po dyan yung pong mga fisheries products. Tiniyak naman po ng Department of Agriculture na may sapat na pundo ang kagawaran para po ayudahan ang mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng nasabing mga bagyo. So, dapat lang kasi kawawa naman itong ating mga kababayan doon sa mga nabanggit na lugar, ano? Dahil sa totoo lang, sunod kasing bagyo yung tumama sa kanila. Itong bandang huli, pinagtulungan pa ni Nining at ni nitong Maymay, ha? O kaya kahit papano, talagang nahirapan po ang ating mga kababayan diyan sa norte. Okay, antabayan po natin ang pag-uulat ni paring J101.5. Kaugnay po doon sa malaki po ang mga malalaman natin. Maganda po ang malalaman natin sapagkat kahit papano yung pong ugat, ano? Yung ugat daw po ng
looter natin ay marami daw pong nagagamot. Basta marami daw pong mga naitutulong sa ating katawan. Ayun. Kaya mamaya ng konti, tabayanan po natin yan. Ang ulat ng ating Isyu Balita Patrol number 3. Ano? Sabi po niya, maganda. Bumabati po si Mr. Jesus Junior Onabia. Good morning. Ano? Magandang umaga, Isyu Balita. Magandang buhay sa lahat ng mga magsasaka sa larangan na ng organikong abono. Ayan. Good morning. Hoy, good morning din nga pala kay Miss Ellen Magtibay. Oh, magpantay, sorry. Kasi ito si Miss Magpantay, ito talaga ay matibay. Lumalaban eh. Ha? Lumalaban sa lahat, ha? Lumalaban sa hirap ng buhay, lumalaban sa paghahanap buhay. Talagang palaban, ano? Oh, yan. Yan po si Miss Ellen Magpantay. Ayun. Good morning sa inyo lahat diyan, ha? At siyempre sa ating mga kaibigan diyan sa Halahala Rizal, ano? Okay, good morning sa iyo. Ayun, sabi po niya, good morning po Sir Dante. Ayun. Good morning din sa inyo diyan, ha? Sa inyong lahat. At siyempre sabi po ni ano, uy, nagpadala ng flower. Si Isyu Wilson Abrera Barila. Hanap pa natin to, ah. Abrera. Okay, maganda umaga sa inyong lahat diyan, ha. Saan ka man naroroon. Okay. Magandang umaga din po sa ating mga sa ating pong mga kababayan sa abroad, ha. Yung pong mga OFWs natin. Magandang umaga po mula dito sa Pilipinas. Ano mang oras sa inyo diyan, ano? Siyempre sa pagka sa US, kung umaga dito, hapon dyan, ano? So, yan, magandang hapon sa inyo dyan sa US. At siyempre, magandang umaga mula po dito sa Pilipinas. So, kaya sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, saan mang parte po kayo ng mundo naroroon, ha? Dahil tayo po ay napapakinggan sa ating himpilan J101.5 FM at napapanood po tayo ng live sa Facebook. At syempre, napapanood din po tayo sabay-sabay. Napapanood din po tayo sa YouTube. Yan. At syempre, tayo po ay patuloy na bumabati at syempre, sana po ay yun, nananalangin din po tayo na sana po ay laging nasa mabuting kalagayan ang ating mga kapatid, mga ka-isyo na nasa iba't ibang bansa, no? O, ingat po kayo palagi, ha? At dito naman sa atin sa Pilipinas, ilang araw na lang po, malapit na po ang ating Kapaskuhan. Kaya lagi po kayo mag-iingat, ha? Ayun. Si ang ating pong Isyu Balita Patrol number 3, ha? Meron na naman po silang mga pagdiriwang kasama po niya, makakasama po niya ang mga magsasaka, ha? O, congrats nga pala, ha? Good luck po sa inyo, ha? At enjoy kayo. Kakaroon daw po kasi ng sasama-sama ang mga magsasaka dyan po sa barangay, hindi siguro palusun yan, baka Los Baños pa yan, dyan po sa Splash Mountain. Okay, papasukin na po natin mga ka-isyo ang ating pinakamagandang lalaki, ha? Sa balat ng Bohol, nung hindi pa nga lang po uso ang tao, walang iba kundi si paring Jess Onavia. Parang Jess, good morning. Go ahead. Parang Dan, good morning. Yes. Pagusta ka na. Magandang buhay sa ating lahat. Okay lang. Ayun. Sa kabilang natin, laging okay. Basta
laging okay. Yun. Kaya nananatiling magandang lalaki ka parang Diyos eh. Pare, ang ating iabot ngayon sa ating mga subaybay, itong natawag na yung ugat ng bloater natin. Kasi nangako tayo na ating sabihin sa nila kung ano ba ang mga benepisyo ng ugat ng bloater natin. Oo, kasi nung last Saturday, binigay natin sa kanila, ay, hindi ka nga pala nakapag-report nun, ano? Ay, hindi ako nakapag-report nun. Naibigay natin yung ano, yung bulaklak. Oo, yung bulaklak. Oo. Ngayon, ay ito namang ugat. Oo, ugat mo na. At sunod naman, at saka yung kanyang katawan. Ayun. Ayun. Okay. Ayun. Kumusta? Ano bang mga benepisyo na nakukuha natin sa ugat ng bloater natin? Okay, pare, bago naman natin itutukoy ng ugat ng bloater natin, atin mo ipakilala ang ating ternate o bloater natin dito sa Pilipinas. Kasi po, ang scientific name ng bloater natin ay Clitoria ternate lean. Kung sa English, Asian Pigeon Wing, Lufia Jubelum. Bye. Sa Tagalog, ay tukingan. Kulokang ting. Sa amin sa Bisaya, balog-balog. Sa Bicol, iting princess. Pare, yung giti sa amin eh, hindi maganda ito pakinggan eh. Sa Kano naman, ay salampagi sa samping. Ito ang mga benefit ng ugat, pare. O, tama. Parang, Jess, kasi nabanggit mo lahat yung tawag doon sa iba't ibang lingwahe. So, marami nakikinig sa atin ngayon na mga taga-Bisaya o mga taga-Bicol, at least alam nila kung ano yung sinasabi natin. Ano? Sa Bicol pa rin, ito hindi ko makalimutan yung giting princess. Ibig sabihin giti. Giti. Ito na ang ugat ng luto natin, ang kanyang benefit, ay unang-una ay anxiety. Pare, English kong malalim ha. Pangalawa, chronic bronchitis. Pangatlo, depression. Pangapat, diabetes. Panglima, ito pa rin ang matindi, HIV. Kaya. HIV. Ayun, kaya pala. Kaya wala na tayong balita ngayon na kumakalat ng mga HIV kasi nagpuklasan na may gamot na pala. Pang-anim, kidney stone. Pang-pito, lignat. Pang-walo, memory enhancing. Exansya pa rin, maganda pala ito sa mga limuti na rin. Cancer. At saka pangsiyang, mental disorder. Galing. Pangsampo. Pare, ito kailangan natin pare, yung six enhancer, men and women. Bagay na ito sa atin pare, sa mga edad na. Panglabing isa, skin disease. Panglabing dalawa, stress, pare. Kailangan to sa mga yung nag-isip masyado. Mga nai-stress. Dapat maglaga ng ugat ng bloater natin. Panglabing tatlo, tonsillitis. Magaling din pala ito sa tonsillitis, pare. Panglabing apat, tuberculosis. Galing. Tuberculosis. Yung dating TB na hindi na kayang gamutin, ngayon, kaya na pala niyan. Oo. Panglabing lima pare, ubo. At panglabing anim, IUTI. Kaya karamihan sa mga mahilig sa soft drinks, mahilig sa malamig na tubig, mahilig na dapat hindi inumin, lalo pag may edad na, ayun na, IUTI. Kaya ito lang ang gamot. Itong ugat ng halamang bloater na ikaw tawagin. Ayun. Ang mga pamamaraan na ganito pare, ang pamamaraan, hubunot lang ng ugat, hugasan, ang ugat ng bloater natin o pukingan, tadtarin, durugin at least 2 kutsara. Pakuluan sa 2 basong tubig sa 5 o 7 minuto. Hanguin, salain, ubusin sa pag-inom sa buong araw. Kaya ganun lang kasimple pare ang paglaga ng ugat ng bloater natin o pukingan. Madali lang pala eh. Madali lang. Kaya pare, kung sino mang nais gustong magkaroon ng halaman na yan at magsabi lang sa Isyu Balita, at marami naman tayong naipon na
Buto. At least ang bigyan para naman sa kanyang kalusugan. Yun, maganda yan. Oo. Kahit natin yung gamot ang ating mga kalaman at ipapaliwanag sa kanila para naman sila gamutin nila ang kanilang mga sarili. Tama-tama, parang Jess, yung akin nawala na. Oh, dito pa rin, marami. Yun, di bali. Oh, sige, manghihingi ako uli sa'yo. Ay, po nito, 1 kilo mayigit na buto. Wow, ang dami. Oo. Oo. Kaya pamimigay natin pa rin para ipakalat natin sa buong ngayon. Pati ang sitabang original, mayroon din tayo. Ayun. Pati paliwan, ang sitabang sa sunod na panahon o sa sunod na balita natin sa dating na Sabado. Ang sitaba naman. Kaya yung mga nagnanais po na magkaroon po ng bloater natin maganda ito kasi yung bulaklak pa lang pakikinabangan ninyo yung ugat pa, di ba? Napakarami pala, 16 na benepisyo ang pwedeng maibigay sa ating katawan, sa ating kalusugan. Oo, tama pala. Ayun. Okay. Pare, may babatiin lang ako. Okay, sige. Babatiin ko lang po ang lahat ng membro ng Samalag, Samahan ng Magsasaka sa Laguna. Ang muna ni Ginoong Glenn Ramirez, ang PAPSI, Provincial Agriculture Fisher Council, at sa lahat ng mga KAPSI at MAPSI. PAPSI, magandang morning po sa atin lahat. Mabuhay po ang magsasaka. Yan lamang po ang aking maiulat mula rito sa labas ng impilan. Ito yung ninyong kaisyo, gwapong-gwapo kuno noong hindi pa usong tao sa probinsya ng Bohol. Patrol number 3, Jess Unabia, nag-uulat sa J101.5 Big Radio, ang impilan may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat. Isyu Balita, Patrol number 3, ang pinakamagandang lalaki sa balat ng Bohol. Walang iba kundi si paring Jess Unabia. At tuloy-tuloy po tayo sa ating paglilingkod bayan, mga ka-isyo. Mamaya ng konti, alamin po natin kung si Pastora Renante po ay makakapagbigay ng mensahe sa atin. Ano? Ang ating spiritual message mula kay Pastor Renante Villanueva. Okay. Okay, binabati po natin lahat ng ating mga lahat po ng ating mga kababayan na nagnanais pati ha, nagnanais na magkaroon ng bloater natin. Yung pong bloater natin na yun, mga ka-isyon, malaking bagay po yun sa ating katawan. Sapagkat yung bulaklak po, ginagawang pwedeng ihalo sa fruit salad, pwede rin pong ihalo sa vegetable salad, at yun po ay pwede rin pang kulay. Pwede rin pong ihalo sa ating mga sinaing o sa ating sinaing na kanin. O yun. Hindi lang po pang kulay yun, ha? Ang kailangan po natin doon ay yung pong benepisyo na nakukuha natin sa kanya. O, pero yung kulay, isa pa pong magandang tignan, no? Magandang tignan pagka may kulay po yung kanin, kakaiba. Bukod po ron, malaking bagay po na yung benepisyo na naidudulot noon sa ating katawan. Yun po ang importante. O yun. Yun. Kaya ngayon, mga ka-isyo, sabi nga po ng ating Isyu Balita Patrol number 3, si paring Jess Unabia, ay 16 pala ha, ang mga benepisyo na nakukuha doon po sa nasabing bloater natin na yan. O isipin nyo, bulaklak pa lang, napapakinabangan na. Lalong-lalo na po yung ugat pala noon. Ha? Kaya malaking bagay po yan. Alam nyo, nung unang panahon naman, talagang sa totoo lang, unang panahon, mga ka-isyo, wala pang masyadong mahilig pumunta sa doktor at sa hospital ang ating mga kababayan. Ano? Pero makikita nyo, mapapansin nyo, sila ay
kumbaga, sila po ay umahaba ang buhay, no? Napapansin nyo, yung mga sinaunang tao, umiidad po sila ng ano, ha? Umiidad po sila ng daang taon, di ba? Kumpara po natin sa ngayon. Sa ngayon po, ang mga kababayan natin ay talagang kahit pa paano ay hindi na po minsan umiidad pa lang ng 30 anyos, may mga sakit na eh. O yun, ngayon po yun. Ha? Kaya alam nyo, kaya ito pong ating issue balita ay patuloy pong nagbibigay ng mga sinisikap po namin na magbigay sa inyo ng mga tips kung ano po yung mga ano, ha, yung mga gamot na po pwede ninyong gamitin na hindi po synthetic. Yung po yung mga ano, mga organic. Ang mga organic na pwedeng gamitin sa halaman. At yung mga ano naman po, yung mga halamang gamot naman para sa tao. Ayun, malaking bagay po 'yan mga ka-isyo. Na ganun po ang ano. Nalalaman po natin kung ano-ano po yung mga first aid, ano po yung mga magaganda sa ating katawan para sa ganun ay malunasan po kagad yung kung ano man po yung mga darating na karamdaman. At kung may nararamdaman man, ituloy lang po sa ating mga herbal. Ituloy lang po ang pag-take o paggamit ng mga herbal medicine dahil yan po ang maganda sa ating katawan. So at least sa wala pong masisira na parte ng ating katawan dahil minsan pagka yung synthetic, alam naman po natin, nagtitake nga tayo ng synthetic, halimbawa na gamot, gumagaling yung isang sakit pero marami naman po ang pumapalit kasi maraming naapektuhan. O yun, ganun lang naman po kasimple. Kaya kami po ay patuloy at hindi po kami nagsasawa na magbigay sa inyo ng mga tips para po malaman nyo at makilala yung mga hindi natin kilala mga herbal medicine. Sa totoo lang mga ka-isyo, yung mga sinasabi ng ating kaibigan, ating kumpadre, si paring Jesunabia, ay hindi ko po alam yun, no? Pero natutuwa ako dahil ngayon ay nalalaman ko yung mga herbal medicine na yan. So, ibig sabihin, maganda pong balikan natin yan. Wala namang mawawala, lalo na kung tayo may mga bakuran. Kung wala naman, kahit sa pasok, pwede po yan. Ha? Okay mga ka-isyo, wala na po tayong oras. Dumating na naman po ang ating pansamantalang pagpapaalam. At syempre, ayaw man po namin gawin. No? Pero kami po ay magbabalik sa susunod na Sabado. No? Sa ganitong himpilan at ganito rin pong oras. Huwag po kayong aalis. Antabayan na po ang kasunod na programa. At syempre, manatili pong makinig dito sa ating himpilan ng J101.5 FM. Big Radio. Ang himpilang may malasakit sa bayan. Mga ka-isyo, kami po ay nag-iiwan ng isang magandang umaga at siyempre mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at pagtangkilik sa aming programa. Ito po ang inyong lingkod, Dante Abrera, na nagsasabing, mahal ko po kayo. Bye-bye.